ASAL Adventure. This is your Kuya Al, and welcome back here at Carly's little house of Diana Alvarez. And we're here at their kitchen. It's merienda time and it's a Sunday. So, na-miss ko yung fishballs and the one that we buy. So, yung mga street food natin. And luckily, we already nakapag-grocery tayo. And then, naisipan kong bumili ng mga I got this fishball, so pure gold sa San Juan, Batangas. It's 30 minutes away from La Ia. And then there's pure gold there. And then we got squid balls, fish balls, and chicken balls. Yun. Siyempre, mawawala ang sauce na masarap. And I only got this kind of sauce. It's a chili sauce. Yan. It's called plum chili dipping sauce. Masarap naman siya. It's not too spicy. Medyo sweet and spicy ang dating niya. Nakaka-miss din naman yung brown na sauce. Yeah, this is Carly's kitchen. Ayan. I'll show it to you. Tapos, from here you can see na yung laundry area. And then there's a shower sa labas, kasi kung galing ka ng beach, you can just take a shower there, or you can wash your feet. Yan. And also, you can do your laundry there, and then yun, yung mga neighbors nila. Cute, no? And white yung paint ng kanyang house, that's why it's so chill lang. So back here, naisipan kong gumawa ng sauce natin na brown sauce, and I searched. Medyo madali lang naman, because I think I have the basic naman na kailangan. Well, this is what I have as brown sugar, but then I have muscovado. So this is healthy naman, and then I'll just use this. Tapos, we have soy sauce, and I have some oyster sauce here, so lagyan naman natin ng konti. And aside dun sa oyster sauce natin, so our oyster sauce, meron tayo. This is an experiment. I got this on it. It's a pancake bread. So, of course, definitely it has flour. I'll use some of it kasi sweet din naman to. Medyo sweet ng konti. Yung masarap naman dun sa brown sauce, medyo sweet siya. And then, let's put some. I have breadings here ng chicken eh. So, guro, add rin natin ng konti. Tignan natin kung ano magiging lasa. Meron na tayong nakasalang na, there you go, hot water. It says dun sa na-search ko, mga 4 cups. So, depende sa dami ng gusto mong gawing sauce. Ako tama lang naman. May 2 cups na yun. Add another cup here. Actually, hindi siya mga full cup. Eh. This is half cup. Tapos, i-thicken naman yun later. So, may apoy na to. And then, I suppose, i-mix-mix lang naman all together yung mga yun. Depende dun sa panlasa mo. And dun sa texture na yun na gusto mo. Kasi di ba yung texture na ano, medyo thick. And then, I have onions here. Kailangan ng creative fresh. If you really want to eat something good, let's put some garlic also. Cha-chop ko lang. Sobrang convenient meeting ng kitchen ni Diana. Here sa Karen's little house. Kasi sakto lang yung size niya. It's easy to move around. Siguro, since dalawang burner natin, habang nag-mix tayo ng ating sauce, gagawa, ifa-fry na rin natin yung ating para ready na for merienda. Sobrang init pa sa labas, kaya hindi pa tayo makakalabas para mag-beach. Siguro a little later. 3 o'clock pa lang. Perfect yung mga 4:30. An hour lang naman okay na for beach. Lalo na kung everyday ka nandito. So, i-drop lang natin yung onions natin. Tapos, sagin din natin ng konting garlic. One of the, my favorites na ano, yung mga street food na yan, fishballs and the rest, sa UP. And they have a very good sauce there. Sobra. Yung pwede mo higupin yung sa sarap. And, malasa siya. Of course, it's safe and clean. Siyempre, careful lang din tayo sa mga kinakainan natin. Lalo na ngayon. Ang hirap magkasakit. Nagpo-poil na siya. Tapos, let's add some, siguro mga
4 spoonful of muscovado, 3 na. Siguro kunin ko yung nasa, there go, yung part ng sugar na to. Ito yung texture na ni brown. Try nga natin. Yan, hindi siya masyadong matamis. Hindi naman kasi may matamis talaga yung muscovado. So, kunin natin yun. Siguro nag-add pa ako ng mga 5 na yan. And then, let's add some soy sauce. Try natin mga, ano muna, 1, 2, and 3. Try natin. Natin lang. Let's make it 4. Alright, tapos, let's put some oyster sauce. Mga 1, ayan, okay na muna yun. And then, of course, pepper. Alright, and then, put some salt. This is Himalayan salt. Mashallah. And add some. This is apple cider vinegar. Transfer lang natin ng konti dito. Huwag muna natin mix kasi kaya muna natin maluto yung suka. Since nag-add na tayo ng apple cider vinegar, let's add na rin this one para sabay silang maluto. Ito, the vinegar. I don't know kung cane vinegar ang dato po, sir. Para hindi siya masira. And yung pang thickening niya would be yung ating, siyempre hinalo. Yan lang natin. Ito, if you have yung flour talaga or cornstarch, better. Much better. But since this is what I have, yung pack natin na natira na from my, what do you call this? Pancake. Mix na natin. Dissolve siya. Experiment to kung mapalpak to. Pasensya na kayo. At least alam natin kung mapapalpak. And na-share natin sa inyo. Hayaan lang natin siya. Oh, sarap ah. Medyo sweet siya. Medyo sour. Higyan pa natin ng konti. Para mag-thicken siya. I-reduce natin siya. May natatandaan pa sa ating culinary class. Reduction. I-reduce natin siya para mag-thicken yung sauce natin. Sarap siya ah. Medyo sweet siya. Yummy. Hindi ko lang kung lalagyan pa siya ng breadcrumbs. Kasi for me, malasa na siya. Huwag na muna to. So, i-reduce lang natin siya. For a few minutes pa. Prepare naman na natin itong kabila. Itong pan natin. Kaka-wash ko lang din ito. Para makapag-fry na tayo. Habang nag-boil yung ating. Careful lang. There you go. Na lang natin para. There you go. Sakto lang. Since may water-water pa, pat-dry na natin para mag-dress. So, ilisahin yung dress. Ayan. Linis-linisin na rin natin side para malinis ang kitchen. Since naka-on na yan, let's put some oil. Saktong oil lang. Okay din naman itong ano, di ba? Where I got this ano, oil natin. Kasi yan yung malapit din dito na grocery. Pandox pala, meron na rin sa grocery kahit paano. They have rice, they have oil, they have different drinks, even ano, tea bags. They have different, yung some ginger tea bags. Ito na yung sauce natin, medyo reduce pa natin. In a while, ready na tong ano natin, itong ating oil. Mahina naman, hainaan pa natin ang apoy. Para hindi siya masunog. Let's try dun sa ating fishball kung ano na. Ayan, look. Yung texture ng ating ano sauce. Nag-thicken na siya. Actually, yung mga fishballs yun ano, nagkakatalo lang sa mga, sa sauce. Pag yung lasa ng sauce nila masarap, yun yung tatandaan ng mga tao. So sila yun yung babalik-balikan ng sauce. Bukod dun sa cleanliness ng ano, di ba? Sauce ang pinaka-importante. Wala. Naan ko pa. Para ano. Sobrang minimum na muna yung ating fire. Siguro kung yung flour, corn, starch yung ginamit natin, maglalighten yung color nito. Then okay lang naman. Inviting din naman yung color nito. Nagtatalo yung ano. Yung sweetness nung. Kaya nagtatalo pa natin. Konti. Vinegar. Nagtatalo yung vinegar talaga. So I guess okay na tong ating. Try natin itong fishball. Yun. Medyo okay-okay na siya. Siyempre, babantayan din natin siya na hindi masunog. Ouch, kumalansik. The other day, nagluto na kami nun. Pero,
yun ang chili sauce ang ginamit natin. And hinahanap ko talaga yung sauce na brown. Kasi yung hinihikop-hikop pa nga natin, yun, diba? Of course, okay din naman yung chili. So para mas kompleto na ngayon, gawa na tayo ng sauce na. Tapos ikakat natin ang half ng konti itong squid balls and chicken balls. Kasi iba nag, ano siya, parang lumalaki siya pag eventually, pag nalilipan. Para mas maluto yung loob. Yun, okay na yung taste ng vinegar. Sumakto na siya. Ito okay na. Baligtarin na natin. Since hindi yung mantika niya, sakto lang, kailangan natin i-manual na balik-baliktad. Hindi ko madamihan yung oil kasi masasayang. Para isang lutuan lang, tsagain na lang natin baliktarin. Tapos yung ating squid balls and chicken balls, cut natin. Lagyan natin ng opening para maluto yung loob. Kahit yung ibang nagtitinda niyan, kinakat din nila minsan para mas naluluto yung loob. Later, patikman natin kay JM kung ano yung masasabi niya dun sa sauce natin. Kung palapit ba siya dun sa lasa ng ibang fishball sauce na nakukbibili sa labas. Bantayan lang natin para hindi siya masunog. Alright, almost done na to. Medyo well done na yung ano natin. Pwede na nating i-serve. Tapos ready na yung taga-taste test natin. Tingnan natin kung ano masasabi niya sa fishball sauce natin na improvised fishball sauce. Fishball! Bili na kayo! So, JM is here para tikman niya yung mainit ah. Yung mga kung okay yung sauce. Ano sa? Malapit, similar. Lasang kanto. Lasang kanto. Wow. Manamis-namis na maasim-asim. Walang spice yan. Yan na natin. Ayan, sarap na ako. Inistorbo niya po ako, natutulog ako. Yung merienda na. Ha? O ano, lasang ano? Lasang fishball vendor. Wow. Malihit! Success! Success! Sarap! Masado! I'm good. So that's it. Our fishball and fishball sauce improvised. And unos coming na. Papunta na. Kakain na rin. So keep safe mga kaasal. Always remember panatili na malinis sa pusa para sa maliwas sa buhay. This is your Kuya saying goodbye. And JM. Please like and share all our videos and keep on watching them. And hit the bell button para update kayo sa lahat ng ating adventures. I'll see you all soon. Please subscribe and keep on watching our videos. See you soon. See you soon. Chop chop. Shout out. Fish balls, squid balls, chicken balls. Bili na kayo dyan. With our improvised sauce.